here at Spider Studio and I'm with Dakwat Clara and Karis Noto. So ayan, ano bang pag-uusapan natin for today's video? Siyempre for today's video is pag-uusapan natin yung mga kaganapan natin sa mga motor. Siyempre, yung mga fanatics natin dyan more on motorcycle. Kasi. For sure, marami din silang kwento. Yes. Pero yung bago yan, simulan natin yung sa ating munang kwento. Yes. Diba? Sige. Wait lang, napanood ko kasi yung ano mo eh, yung viral video mo, yung nahimatay ka ata. Meron yung event sa may... Sa makina yun. Makina. Sobrang daming nakarelate sa'yo that time. So, yes. Ano ba nangyari? Actually, galing kasi ako ng 13 Martires, Cavite. So, medyo malayo siya. Talaga siya. Uh-oh. So, halos ilang kilometers din ang away niya. Siguro, ang biyahe ko siguro mga 1 hour and 30 minutes to 2 malayo hours. Malayo din. To 2 hours ang biyahe. Ay, expressway. Expressway na yun. Expressway pa with yun. With traffic, of course. Siyempre, di ba yung expressway diba? Kasi natin dito nagbayad ka for extra traffic. Yes, hindi naman talaga mapabilis. Totoo yan. So, ayun nga. And then, after noon, napapamabiyahe ako. 4 na beses na ako nag-stopover noon sa ilalim ng online ng Caltex. Nagpagkas ako. Nagpunta ako sa may parang payong-payong na parang ano, yung mga bilihan ng mga tubig sa para gilikin. Talaga mag-rest ka lang. Tapos, yung last ko na, yun na yung sa parking. Yun na yun, hindi ko in-expect na bigla na lang akong, oh my God, hindi na kinaya. Namatay. Nahimatay ka ba talaga? Namatay agad. Basta yun. Basta, hindi, pagdating ko doon, yun na nga, doon na nga ako nawala ng malay. Kasi hindi ko expect na sobrang init talaga during that day. And syempre, naka-leather pa ako. Tapos, syempre, usually naman sa ating mga nagre-ride talaga, pag malayuan na yung mga ano, magsusot tayo nung kahit pa paano yung safety gear. Yeah, mag-protect tayo kahit pa paano. So, ayun. Inimatay ang lola mo. Ayun, para sa mga security guard. Kaya yung mga nagre-ride, make sure na mag-rest kayo palagi. And, yes. Ano, importante talaga ang stopover. Stopover din talaga. Yung... Pero, i-push yung sarili nyo. Ako kasi masyado akong ano eh, kaya mo yan, kaya mo yan. Hindi ko na pala kaya. Ayun, masyadong laban na labante. Pero at least, nangyari yun nung nandun na siya sa parking. Yes. So, medyo na safe na kaysa naman nangyari siya along the way. Actually, hindi pa ako sa parking. Naramdaman ko na siya na talagang babaksak na ako. Pero pinilit ko na lang talaga, hindi kailangan na sa parking ako para may sasagip sa akin. Ah, tama naman. At least napunta niya yung sarili sa safe zone. Yeah. For sure, madaming nakarelate yan eh. Oh, pero syempre, hindi naman yung matatapos nung dahil sa kwento ko. Syempre, meron ka rin kwento. Napanood ko rin yung vlog mo na ano. Yung in-ray lalo niya is yun yung time na parang manakawan ka yata. Ay, oo. Actually, ang dami ding nakarelate sa part na yun. Syempre, pinaghirapan mo. Yes. Lahat ng effort mo, binuhos mo doon. Oras, panahon. Super nakakalungkot na part doon. Parang kakabukas ko lang. 2 months pa lang siya. Oh. Alam mo yung nagbibuild ka pala ng pang ng armor mo, biglang napilayan ka agad. Oh. Kasi 2 months pa lang nanakawan ka na. Kami nagsasabi na, pera lang yan, mababalik yan, mukha na ba nawala? Hindi actually yun eh. Masalamuot na part doon is yung trauma. Kumbaga ang sabi nga nila, madaling sabihin, mahirap pag ikaw na yung nakaranas. Yes, diba? Actually. Parang, what ganito ginawa mo, what ganyan, ganyan. You never know what's gonna happen eh. Meron pa nga mga nag-comment na ano, scripted daw. Yan din yung prayer ko. Sana scripted na lang. Bakit ganun kapag... Ito ha, bakit ganun? Pag content creator, lagi scripted. Yung akin din yung hinimatay ako, scripted pa rin eh. Oo. Ano, binayaran natin lahat ng mga security guard at mga medical team? Binayaran mo yung magnanakaw? Diba? Hindi, kasi ang mga content creator, syempre, we want to capture everything. Kaya, yes. Hindi naman siya because umiiyak ka na nagre-record ka pa. It's just that, nakarecord ka na kasi during that time. Oo. Kasi nga, yung usually kasi nang napapakita natin sana, lalo na ikaw, di ba? Mga random things talaga yung napapakita mo sa mga vlogs mo. Every time lang talaga na may story about our life kasi we share it through our social media. Para lang awareness din. Kaya nga siya nag-viral kasi ang daming nakarelate. It's just that kami lang yung may lakas ng loob i-voice out through social media. That's true. So yun. At saka yun naman talaga ang papel ng mga content creator. Yeah. Para makarelate kayo. Kasi hindi naman lahat may capability na i-broadcast yung nangyayari sa kanila eh, diba? So, saka hindi lang naman tayo actually content creator, we're also influencer. Bakit? Yeah. Kasi we influence people na magmotor even though like yung iba takot, yung iba like nai-inspire sila sa atin. Kaya nai-inspire sila sa atin na, uy, ang ganda naman ng motor mo, color pink. Uy, ang ganda naman ng motor mo, kahit maliit ka nakapag-motor. Woman empowerment. Yes! Diba? Shoutout pala sa lahat ng lady ride. Dati lahat ng babae, OBR lang eh. Ay, oo. Oh, ngayon, 2024, era na ng lady ride. Oh, even though babae kami, we can, ano, diba? We can ride big bikes, gano'n. Yes, sir. Dati, saan na pala yung pinakamalayo mong na-ride? Pinakamalayo? Kasi ako kasi,
Ang tagal ko pa lang sa pagmumotor talaga is halos magto 2 years pa lang ako sa November. Galing, pero so, big bike ka kagad, no? Yeah, first bike ko talaga is big bike talaga. Yung Ninja 400. Doon ka na nag-aral? Yes, sa Ninja 400. Kaya yung mga nagtatanong dyan, hindi kailangan mag-aral muna ako sa ganito, ganyan. Hindi ko sinabi maging katulad niyo ako, ha? Pero ako kasi, like, kapag once kasi na nagmumotor ka, it takes guts talaga na kailangan malakas yung loob mo. Correct. Para ma-start mo yung gusto mong gawin. Tsaka, diba? Ano, buo yung decision mo na magmumotor talaga oo, ako. Oo, kailangan sobrang lakas talaga ng loob. Hindi yung para lang. Ay, hindi kasi gusto ko lang. Ay, hindi. Kasi gusto ko lang ng motor, kaya gusto ko mag-brum-brum din na para, sexy ako ganun. Oh, diba? Okay. Hindi ganun yun. So, kapag magmumotor ka, kailangan nasa hobby mo din siya. Correct. Diba? Kasi mahirap pilitin eh. Like, kung for ano lang. Bibili ka lang ng anong, di ba? Pero ito, mas bilib ako dito. Ako kasi, ang layo lang na narating ko, ha? Tingin ko bago lang. Pero ito... Uy, pero solo ride yun, napanood ko yun, o, di ba? Pero mas bilib ako dito. Ang layo na agad ng dinayo na ito. Nag-boss Ironman ka. Yes. Nag-loop-loop ka. Nag-loop-loop. Hindi ko pa kasi alam tawag dun yung loop na yun, di ba? Loop, o, di ba? Ano na ang pinakamalayong kilometers talaga na naitakbo mo sa motor? Hindi ko masabi yung kilometers eh. Pero pinaka mahabang ride ko is 9 days kami sa Mindanao. Everyday ride yun. Ay, boy. Grabe talaga. Like, parang tutulog kami alas 10 na ng gabi, alas 12. Ba't di mo kasi na? Take off 3 a.m. Sure. Motor ka ulit. Talaga. Grabe. Yeah. Pero nakakatuwa kasi syempre pag passion mo talaga, sabi nila nakapagod diba mag-motor. Pero pag nasa puso mo siya, masaya ka, kadapiga. Uy! Grabe, tinaing mo may mga batak na batak ka. Uy, iba naman yung vitamins na. 9 days. Kung may kwento din sila, share ko naman sa comment section. Magre-react kami. Yes. Mag-react ka. Yes. Promise mo yan. Magre-react ako. Promise natin yan sa kanila. Mag-comment ako, magre-reply din ako sa kanila. Yes. Yes. So, ayun, maraming salamat, Gade, sa pag-share ng experience mo. You diba? Too, girl. Diba? So, ayun, abangan namin yung mga kwento nyo din. Yes. So, maraming salamat sa pakikinig. Yep, don't forget to follow La Cochera and Gade's Motto. And most of all, Miss Spider Philippines. Yes. So, ayun, marami pang mga kasunod to. See you next time.